So, welcome guys to Bayan Trading Channel. Bali, review tayo ng mga cryptocurrency. So, yesterday din hindi ako nakapag-review ng crypto, although nagsisend naman ako ng chart sa Signal Group. Okay, so I'm using SnapX guys, contract trading platform. So, wala siyang spot. So, this is mainly catered for traders with we have a leverage of 10 to 100. Okay, they have Snap Points. Yung Snap Points na kapag alis nung fee. So, pwede siyang maging zero fee trading. So, yun ang pinaka-highlights niya. Catering major cryptocurrency, major coins para sa akin. Okay? So, ang ano nito, ang highlights dito is yung Snap Points niya, makakapag-accumulate kayo noon. So, pwede niyo gamitin sa ano sa trading niyo. Pwede niyo rin ipunin, ibalik niyo ng 100 USDT. Okay? So, may mga previous review ko niya, panoorin niyo sa playlist. Nandiyan lahat ng kailangan niyong malaman sa SnapX. So, start na tayo. So, yung charting tools nila, napaka-friendly, user-friendly. Kung saan kayo gumamit ng Investagram or TradingView, so pareho lang yan. At least nila kilalabas ng platform. At the same time, yung spot price niya makakuha niyo talaga. Okay? Low spread siya. Hindi siya ganun kaano, hindi malaki yung spread niya. Yan. So, BTC. So, nag-hold na ito ng 9,500. Above. So nga pala guys, before that, merong bagong games na FX free contest yun, guess the BTC price. So, bali yung worth ng price na accumulated is around 5,000 USDT. So, isa tayo sa pinalad na manalo nung second week. So, itry nyo this third week. Okay, mag-guess lang kayo. Merong form dyan sa group, isi-share ko. So, walang mawawala, free yun. Pag tumama sa guess nyo, may makukuha kayo na USDT sa kanila. Tradable yung additional capital. Okay? So, USDT, hovering siya ng 9,700. So, nung start na umangat to ng 9,500, tulad sinasabi ko sa group, bullish na ako dito kaya, no? Kaya BTC. So, kasi nga, yung pinaka-halfway kasi ng 10K yun sa akin, para sa akin, kaya tinitingnan ko siya sa bullish scenario. So, syempre, marami pa rin mangyayari sa eventually, pwede siyang mag-drop. Alam naman natin kung paano ito gumalaw tulad niyan. So, nasa 10 siya, bigla siyang boom. Drop talaga yung nangyari. Okay? Currently, trading at the range. So, tinatry niya i-breakout yung range, pero hindi niya pa magawa. Pero, kung makikita niyo yung price action na pinapakita niya, ascending triangle. Okay? Bali, chart formation, pattern trader ako. So, more on pattern ako. Although, minsan gumagamit ako ng MA for extra confirmation. Pero, more on price action. Kasi para sa akin, mas gusto ko talaga malinis yung chart, malinaw, mas nakikita ko yung mga galawan ng price. So, maging play natin dito. Good opportunity to ba yung area na yan? So, kung gagawin ko ng trading plan, okay, quick trading plan lang naman to, mapapansin nyo. Kasi, andyan na lahat eh. Kumaga, pinapakita na ng chart sa inyo kung anong kailangan nyo gawin dyan. So, ito na yung maging plan mo agad. Solid yan. Buy on breakout or kung gusto mo mag-accumulate dito, so from here tingnan natin kung gaano kalaki yung range. Napakaliit lang naman siguro nito. So from this point, so meron ka lang, wala pang 1%. So good accumulation area, meron kang risk reward ratio of 2.6, reasonable na yan para kay BTC. Okay, so wala na to masyadong story, straight to the point topic lang tayo. Okay, BTC, I think pinaka-trading plan natin kung gusto nyong i-trade ng ganyan. So, feel free to do that. Okay, ETH. Yes, ETH, nung nakaraan nga, trade na ano natin to. Bali, may sinend ako na signal sa group. May nakapag-profit sa kanila. So, ipopost ko na lang mamaya. So, congrats sa nakapag-profit. So yan, ayun yung ano niya ngayon, pinaka zone. So ganoon pa rin range, trading with the range. Bumaba yung volatility kasi ng mga coins after ng mga massive drop, yung massive drop na to. So bumaba yung volatility ng coins ngayon. So ang gandang salusana nito. Ito naman guys, ito ang bias ko rito kaya ETH as of this time. Okay, sell bias. Kasi yun yung pinapakita sa inyong chart. So, nasa resistance level. Okay, resistance yan. Siguro valid resistance na yan. Tapos, nagkaroon ng hammer dito. Okay. Shooting star, di pala hammer. So, shooting star yan, yung pinakita niya dyan.
Ayan, itong Kendall na to. Ang Kendall na yan, bali shooting siya pinakita niya, ibig sabihin, sign of, ano yan, sign of reversal. So, kung pwede niya itong gawa ng play, H4 time frame yung ano ko guys, yung ginagamit ko, kasi more on swing ako. So, meron tayong day job, hindi tayo makakapag-treat ng scalp. Okay, although pag meron namang time, in-scalp natin yan. Okay, so yan ang pinaka-cut ko. Okay, so 1.9 risk reward ratio kung makukuha mo sa area na yan. Para sa akin, solid na yan. Hindi na siya ganun ka-pangit yan pagdating sa risk reward ratio. Ngayon, kung ang magiging bias nyo naman dito is on the upside, so buy on breakout. So ito yung scenario ng sell scenario para sa akin kung bibili kayo. Ngayon naman, kung sakaling buy scenario ang gusto nyo bilhin, ang gusto nyo gawin, so long position kasi trend continuation, mahirap nga naman mag-trade against the trend. So okay pa rin yan. Yun nga lang, set your expectation lang. Siguro kahit mga 2 risk reward ratio, good na yan. Okay, so hindi na siya ganun kasama tingnan. Mga ganyan, pwede na yan. Okay, so ascending triangle din naman to. Yun nga lang, ayaw kasi dito is yung si ETH kasi, kung mapansin nyo, medyo iba kasi galaw nito. Hindi siya sumasabay lalo. Si ETC yan, pag nakita nyo yung mga price action yan, hindi siya ganun correlated, okay, gumalaw tulad ng mga ibang pairs. Okay, so yan na sa ETH, dalawang trade scenario na yan, na-share natin. XRP. Okay, so si XRP, until today, personal disclosure, hawak ko pa rin to. On buy position. So yan, dinidisclose yung position ko. Kasi, sinishare ko din naman sa signal yan, sa signal group, sa trading signal namin. So, minimal pa lang yung members, pero kung gusto nyo mag-join, mag-join lang kayo sa group or mag-comment kayo rin sa YouTube natin or nakalink naman yung cryptocurrency group natin sa baba, mag-join lang kayo. So yan, currently hovering the support. Nagbago yung bias ko rito kasi nung na-hold nyo yung support level na yan. So tinitingnan ko sa bullish. Okay, ngayon kung gusto nyo mag-participate dito, try natin gawa ng trading plan. Okay. So guys, ito quick trading plan yung ginagawa ko. Pero kung gusto nyo makita yung detail talaga until trading management, so makikita nyo sana yan sa trading signal namin. Pwede kayo mag-join doon. Okay? Ayan. Currently, hindi siya sa support level. Siyempre, ang gusto natin gawin pagdating sa support, makikita nyo, solid yan. Support na yan. Ito, nag-touch lang. Tapos yan ulit. Nag-anuli siya. Nag-resist talaga. So ibig sabihin, may significant area dyan na pinoprotect ng mga buyers. So unless ma-break yan, break and mag-pullback, yan na kukuha ng short position. So, just in case lang. So, ang gusto natin mangyari, mag-break yan. Okay, after mag-break, magkakaroon ng pullback. Okay, after ng pullback, tsaka tayo kukuha ng ang short din. Aharap tayo ng TP sa kanya. Okay, so yun lang kay XRP ngayon. In time na gusto mo naman siyang i-short, let's say, ganun yung mangyari. Maganda rin naman yung downside nito. Short position. So yan, ito yan. Sakto-sakto pala. So ang cut nyo nga lang, medyo steep. Ang ganito maging cut ko niya kung ako lang. So kailangan i-adjust yung reward. At least 1.5 pwede na eh. Yan, 1.5 to 2 solid na yun guys. Kaya mas okay, mag-buy position na lang kayo dito kay XRP. Okay, so ADA. Yan, Cardano. So, si Cardano, ito lang yung ginawa ko ng bias na shorts. Kasi, although nag-playout naman yung short bias natin dito, yan kung mapapansin nyo. Panoorin yung previous review ko rito para makita nyo yung paano ko nilakaran si Cardano. So, gagawin natin panibagong review. Mapansin nyo, significant level. Okay, dyan na siya nagkakaroon ng rejection. Ito, napaka-simpleng, napaka-straightforward na price action ito. Kung sa price action talaga kayo natingin. Napaka simple niyan. Si hindi niya mabasag yung pinaka trend line niya. At the same time binubuo niya yung bumubuo siya ng down channel o downtrend channel. Makita natin. Ayan, hindi siya ganoon ka perfect pero ayun talaga yung gusto niyang i-interpret dire-diretso. Okay, so good short position 'yan para sa akin. Yung at the current position, okay? Good to short 'yan. Gagawin ko ito ng signal, malamang mamaya sa group. Hahanapan namin ng mga gandang triggers, entry, exit.
pati mga take profit. Yan, gagawa ko ito mamaya ng signal. Try ko send sa group. Although, nagawa ko ng signal no karaan dito sa area na to, nag-play out naman siya ng maayos. So, ngayon, currently, na good to short na ulit. Kasi, overextended na ang ginawa ni Cardano, kaya ganun. So, i-check natin kung magiging maganda yung play nito. So, para sa akin, ito yung magandang play niya nga as of today. So, yun lang guys. Kung gusto nyo makita yung mga previous video ko, meron ako yung playlist, okay, Snapix playlist. I-check nyo lang yan, okay? Thank you and God bless.